Hello mga ka-everything, this is your Indalaya. Kumusta? Panibagong araw, panibagong vlog tayo. Panibagong vlog po ito para doon sa mga magkasintahan, mag-asawa, relasyon babae sa babae, lalaki sa lalaki, pwedeng-pwede po ito. So, isahin na natin. Ito ay ritual o gayuma para bumalik siya sa'yo. Gawin ito upang pabalikin ang kanyang nararamdaman sa'yo. Kukunin natin muli in short. So, ritual o gayuma po ito, mabisang gawin doon sa ating mga partner na iniiyakan natin. But before nyong gawin, gusto kong pakaisipin nyo muna bago nyo simulan ang gawin ito. And gusto ko ay gusto ng puso nyo at seryoso kayo sa paggagawa nito. So before anything else, mag-disclaimer muna tayo. Ito ay para lamang doon sa mga taong bukas ang isipan sa mga pamamaraan ito. Kung ayaw nyo ang video ito, malayang malaya po kayong pumunta sa mga nais nyong panoorin at pakinggan. At kung nanaisin nyo namang subukin ito, walang mawawali sa inyo. So, umpisahan na natin. Ito ay para sa lahat. Pagkasintahan man kayo or mag-asawa kayo, pwedeng-pwede nyo po itong gawin upang pabalikin natin ang kanyang nararamdaman sa atin. Or ito ay ritual o gayuma. So, kung nakikita nyo, nandyan na lahat nakahanda. May plato kayo, kailangan nyo ng plato, medyo malaki-laki. May kandila tayo, dalawang piraso, kahit anong kulay ay pwede, parehong kulay ay pwede. At ang nakikita nyong mga prutas dyan ay tanging i-o-offer po natin yan sa Panginoon dito sa ating gagawin. At meron tayong dahon ng laurel, tatlong piraso po yan. At meron kayong garapon na may tubig. At meron kayong dalawang papel. At dito sa isang papel ay isusulat mo ang pangalan ng taong gagawa natin ito ng tatlong beses. Halimbawa, Juan de la Cruz, so tatlong beses mo yan isusulat yung totoong pangalan niya. Kahit wala na po yung medal name ay pwede na po yan. And after nyo masulat yan ay tupiin nyo yan or either na hindi na at ihulog nyo sa tubig na ito. At ito namang isang papel na to ay magsulat kayo ng iyong kahilingan, yung nasa sa loob nyo at yung nararamdaman nyo mga kainday ko or mga kadudong ko. Wala po itong sapilitan sa mga nais lamang pong subukin at wala ding mawawala sa inyo. So, una, ito po ay yung kahilingan nyo, ito yung nasa sa loob nyo na inyong hinihiling or hihilingin kay God na ibigay sa inyo para matupad ang inyong nais mangyari. So, una, ito ay para sa akin lamang, pero pwede nyo rin na ito ang inyong isulat. Ito yung kahilingan. Okay, nadidistract ako sa bungin ko. Okay, una kong sinulat, naghihintay ako, handang makinig at magpatawad. In short, kung dumating siya, handa mo siyang tanggapin at handa kang makinig anuman ang kanyang sasabihin. So, pangalawa kong sinulat, pwede nyo rin yung gawin or yun ang isulat nyo. So, na pangalawa, nais ko din magpakumbaba, Lord, kung ako'y may pagkakamali. In short, kung may pagkakamali man tayo, di ba may mga pride na tayo, kailangan magmuni-muni din tayo or maglaylo tayo dyan sa mga pride na yan. So, siyempre, hindi naman tayo perfecto at yung kapartner natin ay hindi naman din perfecto, lumayo siguro na nag natin. So, mag-isip-isip din tayo mga kainday ko and dudong, baka na-over naman tayo sa pagnanag sa kanila. So, pangatlo, mag-usap at magkapatawaran, Lord, ang gusto ko. So, yun lang ang aking mga idea na pwede nyong isulat sa inyong kahilingan. So, after that ay tupiin nyo or either na hindi nyo natupiin at ihulog nyo dito sa tubig na ito. So, bago nyo simulan, ay sindihan nyo ang kandilang yan para ganahan kayo ng mabuti. So, sindihan natin
At tandaan yung prutas na yan ay atin pang offer sa atin pang noon. Offer. So, Bisaya ini. Naghalo ang Bisaya at Bicol na yan. So, mga guys, mga ka-inday, tandaan, gawin nyo ito sa araw ng Martes or gawin nyo ito sa araw ng Biyernes. So, alin dyan sa dalawa na yan nyo sisimulan? Tapusin nyo ito ng 7 araw at nais kong seryoso kayo. Kung meron kayong agam-agam, ay ipagpaliban nyo po muna. Marami pa namang next day. So, ito ay mabisang ritual o gayuma para doon sa mga mahal natin sa buhay na nais natin bumalik sa atin or nais natin pabalikin ang kanyang pag-ibig or nararamdaman sa atin. So, gawin mo ito ng Martes, anong oras na available ka na pwede mong gawin, doon mo gawin lahat na ibuhos mo sa ang pakiramdam mo at kailangan ay komportable mong ginagawa ito at gusto mo ang lahat ng ginagawa mo. Inuulit ko, wala pong mawawala sa inyo at wala naman pong imposible na ibigay sa inyo ng Panginoon. So, andyan na lahat, nakasindi, andyan yung mga pang-offer natin. Kahit anong prutas po yan ay pwede, basta tatlong klase ng prutas, kahit isa po yan ay pwede. And yung dahon ng laurel ay nandyan lang, wala tayong ilalagay dyan. Panghatak lang natin yan sa ating mga hinihiling. At yung nandito na yung pangalan na 3 beses nyo sinulat at ang inyong kahilingan, mga inday, kung hindi nyo ito masundan, panoorin nyo muli. Una, nahulog na natin ang dalawang papel, yung pangalan at yung ating kahilingan. So, una natin gagawin, ibig sabihin, 3 beses nyo rin tatawagin ang kanyang pangalan. Bahala kayo kung pabulong yan na medyo pahaba, haba-haba mong tinatawag siya. Ito ay ritual or gayuma. Wala naman pong masama dito sa gayuma na to. Gawin natin sa magandang pamamaraan, mga guys. Para lamang ito doon sa ating mga minamahal. Kung meron na pag-aari ng iba, ay iwasan na natin yan. So, mga guys, dinagawa mo sa unang araw, tawagin mo kanyang pangalan ng 3 beses rin. Bahala ka kung anong tawag, pabulong, or pabulong ba na parang sa isip mo, sinisigaw mo na yun, yung 3 beses na kanyang pangalan. And magdasal ka, humiling ka kay Panginoon at huwag mong pagsawaan na magdasal dahil ang Panginoon ay pinakikinggan tayo at hindi siya nagsasawang pakinggan ka sa ating mga kahilingan. After mo magdasal, kahit anong dasal ay pwede yan, Tagalog, Bisaya, Bicol, pwedeng-pwede po yan kung anong dasal ang inyong memorize or alam, pwedeng our father, ama namin, pwedeng-pwede po yun. Doon sa mga nangungunsume, nakukulangan na, or iniwan na tayo, lahat na po ng problema nyo sa buhay, pag-ibig, magkasintahan, mag-asawa, relasyong babae sa babae, lalaki sa lalaki, pwede po ito kung inyong pinoproblema ang relasyon nyong pag-ibig lamang, tao'y tao lamang na umiibig. So, pagkatapos ng unang araw, di tapos na anong ating gagawin dito. Siyempre, pagkatapos din ng dasal, humiling ka at kausapin mo siya dyan na nakatitig ka dyan, alin dyan ang matitigan mo, basta't yung nasa utak mo siya at yung pangalan talaga ang nararamdaman mo na kausap mo. So, pagkatapos nun, hipan mo lang yung kandila na yan at wala kang gagalawin dyan pagkatapos ng unang paggawa mo. So, ilagay mo ito sa isang lugar na hindi siya mapapakialaman. Siyempre, may panindi tayo. Ilagay mo lang din yan para the next day na gagawin mo ito, wala ka nang idadagdag dyan, wala ka nang gagawin na iba dyan na idadagdag, kundi sindihan mo uli ang kandilang yan at simulan mo uli. Makalimutan nyo, 3 beses nyo lang tatawagin ang kanyang pangalan. Magdasal ka, and then yung kahilingan mo, iba-iba. Siyempre, araw-araw, iba-iba yung maiisip mo. Basta't lahat yun ay
eksakto doon sa gusto mong mangyari. So mga guys, pagkatapos ng 7 araw, anong gagawin mo? So sana itong tubig na to tanggalan nyo either sa lababo nyo, alisan, and kunin nyo yung papel. And doon sa loob ng bahay, kahit saan doon, basta sa loob ng bahay, iipit mo ang papel na iyon, yung dalawa. And yung dahon ng laurel ay magagamit mo pa yan the next na paggawa mo. And yung mga prutas naman, kung pwede pang makain, ay pwede yan makain. Siyempre malinis naman yan pagtapos ito ng 7 days. And lahat na ibuhos mo doon, lahat na ibuhos mo yung dasal mo, hiling mo sa 7 days na iyon. At pagkatapos nun, gawin nyo ang normal ang ng buhay nyo sa araw-araw. Huwag nyo itong isipin na inyong ginawa. Humiling ka kay Panginoon. Panginoon, surprisahin mo ako sa lahat ng aking hiniling. Hangad ko ang agarang ibigay mo ang lahat ng aking hiniling. So mga guys, doon sa mga kainday ko, sana ay makatulong. Mabisang ritual o gayuma ang ating ginawa para doon sa ating mahal sa buhay na nais natin bumalik ang kanyang pag-ibig nararamdaman sa atin. So Panginoon, dito po nagtatapos ang aking kahilingan at sana narinig mo ang lahat ng iyon. So maraming salamat. Sana ay makatulong doon sa mga nangungonsume, namumroblema sa kanilang pag-ibig. Anyway, this is your Indaylea. Maraming salamat sa inyo ngayon pa lamang. Mabuhay!